23 anyos, tubong Mindanao, Agusan del Sur, ang bayang sinilangan ng isang boksingerong may nakakatakot na abilidad. Sapagkat ang karakas nito ay tahimik na nag-uobserba lang ng paligid. At sa oras na maging delikado ang sitwasyon, ay mabilisang ihahasek ang kalabit penging gatilyo ng kamao. Sa! 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 Tinaguri ang The Silent Assassin dahil malinis at malagim ang sinasapit ng kalaban. Kumbaga sa gubat ay mag-isa kang lalantakan nito kapag inabutan ng gutom sa paglalakbay. Naanimoy biyaherong manlulupig sa anumang uri ng lugar na maibigan. Ito ang kwento ng batang boksingerong isinilang para ihayag sa buong mundo na hindi patapos ang kinang ng mga Pilipinong pinasimulan ng isang Manny Pacquiao. Ating saksihan kung paano lumapa ngayon ang tahimik na batang leon mula sa bansang Pilipinas. Sa entrada ng laban ay bansang Thailand ang papalag kontra Pinoy. Matindi ang bitbit nitong kartada dahil sa 8 wins na panalo nito, lahat ay nauwi via knockout. Kaya naman ang bakbakang ito ay inaasahang matatapos sa isang malagim na pagtatapos. Dahil ang kartadang bitbit ni Miel Pajardo ay may isa lamang decision wins at buong siyam na panalo nito ay inilagay sa mahimbing na bangungot. Rated rank number 9 sa buong mundo pagdating sa flyweight division. Ito ang bakbakang Miel Pajardo versus Sarawut Giamtong. Bakbakan para sa corona bilang pinakamalakas sa Asia o ABF flyweight title. Pilipinas kontra sa Thailand. Huwag po kayong malilingat sa bakbakang ito sapagkat bibihira humaganap ito sa mundo ng boxing. At hindi ko alam kung magugustuhan nyo yung tagpo ng bakbakan dahil kakaiba ho talaga yung nangyari dito sa kalaban. Sobrang kakaiba. At para sa akin, nabitin ako sa fight. Kulang na kulang para sa akin yung nangyari. I mean, sobrang... Ito, panoorin na muna natin. Round number 1. Iyon po ang aking binabanggit, brother. Ewan ko kung anong eksena yung naganap na yon. Husgahan natin, no? Ewan ko kung mag-enjoy ako sa fight. I mean, this is boxing, brother. Talagang ganito po yung eksenang pinasok ng mga boksingero, no? May nananalo, may natatalo, pero malagim po yung sinapit ng kanyang katunggali rito. Segundo lamang po, it's 4 seconds. Or 7 seconds. So napakabilis. At dahil nabitin tayong lahat patungkol dito sa bakbakang ito, ating ibalandra muli yung kwento patungkol pa kay Miel Pajardo. So hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand. Big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Parang isang matandang uugod-ugod na iniwanan sa gitna ng nakakatakot na gubat ang naranasang bangungot nitong undefeated boxer mula Argentina. 17 wins, 0 loss at 12 by way of knockout. Kung matatandaan natin ay minsang dinayo ni Casimero ang bansang Argentina para itaas ang bandila ng Pinas. Ngunit sa halip na tingalain ang banderang Pinoy, katakot-takot na pagkapikon, bugbog at rumble ang dinanas ng ating matapang na boksingerong si Cuadro Alas. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon ng bakbakang Pilipinas at Argentina ay hindi na naulit sa kanilang balwarte ang anumang laban kontra Pinoy. Sa halip ay ikinasa ang laban sa bansang Dubai para magsilbing paghihigante ng tinaguriang Silent Assassin Miel Pajardo. Tubong Agusan del Sur at may kartadang 8 wins, 1 loss at 7 by way of knockout. Sa entrance pa lamang ay parang superstar na kung ituring. Itong si Agustin Gauto. Nasa mataas na rankings kasi ito ng bawat sanksyon. Kaya't di pa man kampiyon ay astang hari-harian kaagad ang kilos dahil malamang ay tumatak sa kanila ang kabastusang ipinaranas sa Pinoy. Kaya naman kahit kapirasong respeto ay walang naiwan sa boxer na ito. Habang ang Pinoy naman ay literal na bulyaw ang dinanas, di pa man nag-uumpisa ang laban. Sa madaling sabi ay bastos ang naging pagtanggap sa ating pambato. Kaya naman ating panoorin ang laban na magsisilbing paghihigante ng Pinoy sa mapait na dinanas mula sa bansang Argentina.
Ito na po ang bakbakang Miel Fajardo versus Agustin Gauto. Philippines is Miel Fajardo. Agustin Eleon Gauto. Take gloves and good luck. Forever is the strangest thing. Bakbakan para sa timbang ng 108 pounds light flyweight division. Umpisa pa lang ay nagpaparamdam na ng mataas na enerhiya ang kalaban. Habang iba yung ingat, ang ginagawa ng tinaguriang silent assassin Miel Fajardo. Nagsimulang umatake si Fajardo matapos mapakiramdaman ang suntok na binibitawan ng undefeated opponent. Dito ay nagmistulang lantang gulay ang kalaban sa matinding pirada ng Pinoy. Solid jab in the front guard, so it keeps me a bit busier. Spaced out when he throws that jab, doesn't he? Steps into it. He needs to, because Fajardo just stays kind of on the board when he takes those feet out well. Do you think he got through solidly with one of those body shots? Yeah, I do, yes. Particularly the second one for me. He's just got some shallow bits, isn't he? Gauto. Not hugely. Unti-unting binasag ni Miel Fajardo ang depensa at kumpiyansa ng kalaban. Sa lagay na ito ay tila nagkalimutan kung sino ang tunay na mabangis na kartada. Ibang-iba sa pinapakitang laro ng ating kababayan. Abangan po natin ang solid punches na tatama. Oh, beautiful left hand there from Fajardo, and that has put him down hard onto his back there, Gauto. There was one just before that, there was a left to the body, he went up top, landed the left hand, and there was almost a nod of approval, and then he did it again, and Gauto was just put straight down. No time left in the round, which is just as well for the Argentine. Saved by the bell ang naging tema sa first round. Pero anong uri ng suntok nga ba ang nagpatihaya sa kalaban? Panoorin natin ang naging replay ng laban. Just catches him flush, really low down the butt. Oh, he's in the ropes to keep him up. And Fajardo has just got to pick his punches here, and it'll be very surprising if he doesn't get the big left hand again there straight at the start of the round. And he's almost kind of dragged down to on his knees quite. Down to his knees, the gloves touched down as well. But Fajardo just got to get on top of him. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Oh, good fight by Gauto. Gauto, good left hook. Gauto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto it. Kahit nasa round 2 pa lang ang itinatagal ng laban. Matapos makatikim ng sulido ay halos mangayaw na sa laban itong pambato ng Argentina. Ang referee naman ay mapapansing ayaw pang bilangan kahit lupay-pay na sa palitan ang kalaban. What's the referee doing? The referee's giving him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's a tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40
Fajardo remaining in round two. Oh, good shot. Oh, another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees. More an exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's it. Mula sa baluarte ng Mindanao, lumaganap sa buong mundo bilang pinakamalakas, Duterte at Pacquiao, na nagpang-abot sa kinang ng karera. You can go to hell. Nagmistulang sugo ng agusan ang tahimik na boksingerong may natutulog na lakas, Miel the Silent Assassin Fajardo. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, ang boksingerong ito ay may matinding hirap na dinaanan mula sa training. Ubusin ang oras sa gym, na minsang pinagsarhan ng pintuan ng oportunidad. Lalaban sana si Fajardo sa Afrika. Kaya naman naghanda ito ng puspusang training. Ngunit nang malaman ng promoter sa Afrika ang kalidad ng labang inihahasek ng Silent Assassin, na ito pala ay isang uri ng boksingerong hindi nagsasayang ng oras o minuto sa ring. Kaya naman ang pagte-training nito ay nabaliwala, kung kaya't pinatos na lamang nito ang anumang laban na magbubukas para sa kanya. At sa kaganapang ito, naging maingay ang bakbakang Cebu kontra Agusan, kung saan naging magandang timpla sa maraming panatiko. Nagmula si Miel Fajardo sa kinikilalang Land of Promise ng mga Filipino, Mindanao sa imahe ni Pacquiao at Duterte, habang ang katunggali naman ito ay mula sa lugar ng mga matatapang na nakahandang ialay ang buhay para proteksyonan ang bayan, ang tinaguriang probinsya ng Cebu. Katulad ni Pacquiao ay walang pinipiling laban ang dalawang pambato, Cebu at Agusan, kung kaya't madaling naikasa ang laban. Samantalang si Miel Fajardo naman ay tahimik na tahimik sa kanyang plano sa ring, dahil mahirap at di biro ang dumayo sa lugar ng kalaban. Bagamat kapwa Pilipino, ay maisasantabi ito alang-alang sa kinang ng lahi, kung sino ang karapat dapat gawing pambato at pato ng bansang Pilipinas. At para ating malaman kung gaano katindi ang naging laban na katulad ni Pacquiao sa pagsisimula ng karera, ating panoorin ang kagilagilalas na naging laban sa pagtatagpo ng dalawang matapang at walang inuurungang bakbakan, Miel the Silent Assassin Fajardo versus John Paul Angas ng Cebu Gabonillas, battle for OPBF light flyweight title. Welcome sa ating commentary podcast. Ito ang bakbakang The Future of Rising Star ng Pilipinas, Fajardo versus Gabonillas, kung saan nakataya po ang OPBF light flyweight title. So napaka-importante po ng belt na ito, na nakataya rito, dahil pagkatapos po ng titulong ito, world title na yung posibleng maghintay sa dalawang ito kung sino ang mananaig. So round number 1, yun na naman yung kaliwa. Ooh! Dalawang suntok, tatlong suntok pa lang pinapakawala ni Miel Fajardo. At nayanig talaga ron, no? Grabe. Ihahambing natin to sa laro ni Manny Pacquiao mamaya, itong laro ni Miel Fajardo, kasi grabe yung suntok. Na-develop yung kanan. Talagang ramdam na ramdam yun ni Gabonillas. Ano? Hindi niya na pinaporma. Kasi labanan to ng taktik eh. Ow! Uy! Talagang dinikdik na ni Fajardo. Bakbakan po ito ng taktika. Ang problema, hindi na pinaporma ni Miel Fajardo na magamit pa ni Gabonillas yung kanyang taktika na pang-aasar, outbox. Oh, sa isang iglap, tinapos ni Miel Fajardo at siya ngayon ang posibleng maging future ng Mindanao, at hindi lang Mindanao kundi yan ang buong Pilipinas. Dahil pumalo na po sa rank number 3 sa buong mundo ng light flyweight itong si Miel Fajardo. Sa entrance pa lang ng laban ay grabe na kung maliitin ang ating kababayan sa ginawang pagdayo sa Afrika. Kaya naman lumipas lang ang ilang minuto, ganitong katakot-takot na na pangyayari ang naganap. Wow. Oh! 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 Oh!
Halos ilang araw nang di makatulog dahil sa sobrang pagkasabik, pati Glupen ang Pinoy. Upcoming rising superstar, undefeated WBC World Rated No. 10, Landy Nieke. Ito ang baong kartadang pag-aangas nito nang kaharapin ang Pinoy knockout artist. May dalawang dungis ng kartada si Rakinel, pero ang matindi dito ay mayroon itong 15 wins, 12 by way of knockout. Kaya't ang sino mang mahahagip ng kalamay at tigas ng kamao nito'y paniguradong may kalalagyang mahimbing sa ibabaw ng ring. Ang paghihirap sa pagtulog ng katunggali nito ay agarang mabibigyang solusyon. Taglay ang kamaong Pilipino. Matagal hindi nakalaban si Rakinel sa dibisyon, kung kaya't ang kumpiyansang ito ay bitbit ng promoter para dalhin ang laban sa baluarte ng Aprika. Sa ganitong paraan ay malaki ang inaasahang panalo nila sapagkat mahihirapan ang Pinoy mag-adjust sa mga ganitong uri ng setup, lalo na't nalalapit na ang kanilang rising star prospect sa tugatog ng tagumpay, lumaban sa World Championship. At para ating malaman at masaksihan ang malagim na sinapit sa siping ng Pinoy, ating ilatag ang bakbakang JR Rakinel versus Landy Nieke, battle for WBO Super Flyweight Regional Title. Welcome sa ating commentary podcast, Rakinel versus your Pilipinas contra Indonesia. So blue trunks para sa Pinoy at black with gold naman sa kanyang katunggali. Huwag po kayong malilingat sa bakbakang ito dahil grabe po ang laro dito ni JR Rakinel. Oh! Napakagandang energetic round number 1. Pinitik lang ni JR Rakinel at nasaktan po agad. So this is the latest fight of JR Rakinel at mamaya-maya lang isa lang natin yung pinakamagandang laban ni JR Rakinel. So tuloy ang bakbakan. Oh! Nice punches by JR Rakinel. Oh! Grabe! Grabe yung uppercut doon ni JR Rakinel. Tinapos po ni JR Rakinel nang mabilisan itong katunggali. Dumako naman tayo sa kanyang katunggali dito. Rakinel versus Nieke. Ito po ang pagdayong ginanap sa South Africa, kung saan minaliit ang ating kababayan sa bakbakang ito. Undefeated po ang kanyang kalaban dito na si Landy Nieke. 10 wins, 0 loss and 4 by way of knockout. Kitang-kita naman natin yung laro nung may kulay ang buhok na Aprikano. Gustong-gusto niyang laruin itong Pinoy. At napaka-importanting bakbakan po ito dahil nakataya po rito yung WBO Intercontinental Super Flyweight Belt. So meaning po, itong fight na to eh maglalagay po kay JR Rakinel sa napakataas na rank rated sa WBO. So maganda yung laro dito nung kanyang katunggali, no? Maganda yung back pedal, pero mas maganda yung opensa ni Rakinel dito. Rakinel is recognized bilang southpaw kung lumaban. Ganyang-ganyang po yung estilo ni Pacquiao at taktika na nakaabang lang palagi yung kaliwa habang umaatake gamit yung Manila Ice na kanan. Batang-bata pa po ito si JR Rakinel. Edad 25 ng bakbakang ito. At nasa rank number 11 po ng super flyweight. Meaning, malapit na po sa top number 10 itong si JR Rakinel. Kaya sa bakbakang ito, ihahatid natin at mapanood nyo yung galaw. Ooh! Waram! Grabe yung mga suntok dito ni JR Rakinel. At mapapansin mo sa kanya, sobrang
pasensyoso niya, no? Pero pag umarangkada, alam niya yung pwestuhan eh. Ayan, no? Para siyang improve style ni Gintong Kamaod, Rian Francisco. Kung tatandaan niyo yung boxer na yon, no? Very flexible po yung laro dito ni JR Racquinel. Tahimik na tahimik. Nag-aabang. Habang ginagamay yung move ng kanyang katunggali rito. So nice round number one. Alam nyo, ito ang mahirap sa South Africa, no? Pag dito ginanap, kala mo pag-aari nila yung kalaban, ano? Kasi tingnan nyo, minamaliit yung ating kababayan dito. Ayan, pinagtatawanan pa sa corner. Diba? So, natapos po yung round number one. Inaaral-aral lang ni JR Racquinel yung katunggali. Habang yung landing niya, eh, may galaw din naman, no? May back pedal, may footwork. Pero, huwag kayong malilingat dito sa round number two, mga brother, ano? Dahil kakaibang JR Racquinel po ang iiral dito. So, isa lang na natin yung round. Ito muna yung highlights, brother, yung slow-mo. Paano hinuhuli ni JR Racquinel? Pak! Yan, hinuhuli unti-unti ni JR Racquinel yung depensa ng kalaban. Yan, no? Hindi pa ganun kalakas, no? Pero pumapasok na po ang paunti-unti. So, round number two. Maganda yung pacing ng kapwa boxingero dito. And using his reach advantage, ginagamit ng Aprikano. Tignan natin kung iiral sa... tinamaan doon si JR Racquinel. Pero maganda yung ginagawa niyang pressure dito. Napakasipag. At talagang siniset up niya yung landing yeke, no? Yan na naman yung kaliwa, no? Inuunti-unti. Ang tanong, papasok pa kaya? Yan na naman! Pasimple lang doon si JR Racquinel. Umaarangkada ngayon si Nyeke. Yan, no? Nice job by Nyeke. Talagang gamit na gamit ni Nyeke, ano? Huwag po kayong malilingat, mga brother. Ayan, sinisilip-silip. Yan na naman! Pasimple lang si JR Racquinel, ano? Hindi nagmamadali. Yun! Kumbaga may sharpshooter. Punches itong si JR Racquinel. Talagang hilong-hilo ron yung napakatangkad na si Landy Nyeke. Napakahaba po ng reach niyan, ano? Pero tumayo pa po si Landy Nyeke. Tignan natin, mga brother. Pero hindi dun tinawagan ng referee, ha? Ano yun? Napakadaya ng referee, hindi binilangan. Tignan natin. Tinapos po ni JR Racquinel sa mabilisan ng bakbaka. Nagmisto lang endangered species ngayon ang tema ng kalakaran sa boxing. Matapos paangatin at gawing mala roller coaster scene dahil sa kabi-kabilang paghanga sa mga Filipino boxer. Pacquiao bilang 8 Division King, Nonito Donaire bilang 4 Division Champion at 3 Division Big Puncher, Gianriel Casimero. Unti-unti ang tinuldukan ng mga Hapon para pagharian ang Asia. Kaya naman sila na ngayon ang boxing capital ng buong kontinente sa malayong silangan at sa paghahari nga ni Naoya Inoue na tila ba nakatadhanang umusbong sa pagtatapos ng era ni Pacquiao. Sinunod-sunod kasi nito ang mga Pinoy magmula sa training at sparring session mula sa ating lahi. Hanggang sa ang dating mentor na nito ang itinumba pagkatapos turuan kung paano bumirada ng suntok at gawing lehitimong stepping stone para sa kanyang kinang ng pangalan. Kaya naman dahil sa mabilisang kilos ng mga Hapon sa pagkuha ng kampyonato, ay lihim na nagpapakilala ngayon sa bansa ng mga singkit ang tinaguriang hard hitter na mga Pinoy na may kartadang 18 wins, 2 loss and 10 by way of knockout. Na si Esnet Domingo, maedad pa lamang na 24 anyos na kung kumilos sa ibabaw ng ring ay animoy track na may mabigat na karga dahil nga sa bigat ng suntok na di maaawat alinmang depensa ang iharang. Kaya naman sa pagkaubos ng tinaguriang endangered species sa boxing ng mga Filipino o rare bloodline,
ating panoorin kung paano muling umuusbo ngayon ang mga Pinoy sa sariling baluarte pa mismo ng kalaban. Eto na, ang paniningil ng mga Filipino boxer sa umaarangkadang lahi ng mga Hapon sa pangunguna ng The Monster kontra sa kapwa kababayan na si Kosuke Tomioka. 6 wins and 5 by way of knockout. So this is the latest fight of our own Esnet Domingo from the Philippines. White with green. Yellow naman para sa katunggali na Hapon. So ito po ay bakbakan para sa 112 pounds division na flyweight. So makikita natin dito sa bakbakan ito kung sino ang agresibo at sino ang mas naghihintay sa bakbakan. So malaki po ang kumpiyansa rito ng Hapon dahil sa consistent win na what a move by Japanese fighter. Tinamaan doon si Esnet. Hindi rin biro yung kalaban niya rito dahil may big knockout percentage po ito kada laban. So tinatamaan ng mga solido rito si Esnet. What a move by Japanese fighter from Japan. Buhos na buhos yung kumpiyansa rito ng Hapon. So tignan natin paano mag-a-adjust dito yung ating kababayan na si Esnet Domingo. Medyo awkward yung atake niya rito sa first round. Hindi ko alam kung chinecheck niya lang ng maigi yung kalaban, no? Pinapalabas niya yung opensa at pinakikiramdaman yung suntok. Hindi ko alam kung ganun eh. Pero so far so good para sa Hapon, no? Offense wise, talagang bugbog ngayon sa round 1 si Esnet. Hindi ko lang sure kung pinalabas ng Esnet na ganun yung tema, no? Lumabas yung opensa. Pero tignan natin paano mag-a-adjust si Esnet dito. Medyo awkward yung estilo ni Esnet na malapikabu style. Actually, yung napansin ko sa laro ito ni Esnet, tumumba po si Esnet Domingo. So meaning malakas talaga yung Hapon. Hindi niya lang pinapalabas yung opensa, no? Malakas talaga yung Hapon sa round number 1. So tignan natin paano babawi rito yung ating kababayan. Nakakabawi kaya? Nice job by Japanese fighter Kosuke Tomioka. Talagang garapalan yung opensa rito nung kanyang katunggali, no? Pero dugong Pilipino pa rin, brother. Duguan ho rito si Esnet Domingo at inawat ng referee, no? Hindi ko alam kung bakit. So nadulas yung mouthpiece. So tignan natin. What a move by Esnet Domingo. Talagang tinamaan ng solid doon. Isang suntok lang, tapos ang lahat. Hilong-hilo. Sa isang suntok, tatapos ang bakbakan. Brother, ganyan po katindi ang dugong nananalaytay sa mga Filipino. Hindi mo pwedeng i-underestimate sa loob ng ring. Dahil pag tinamaan ka ng isang solido, kahit lamang na lamang ka na sa puntos o napabagsak mo na, siguradong may kalalagyan ka. So yan po ang latest fight ni Kosuka, ni Esnet Domingo. Yun, no, tumama ng perfect right hand. So ito naman, panoorin naman natin yung mga minsang pang naganap na bakbakan ni Esnet Domingo kontra pa sa ibang Hapon. So this one, what a move by Esnet Domingo. This bout is a fight in 112 pounds division. Jokia Limura versus Esnet Domingo. So this fight is nangyari po ngayong 2022, last year. So tignan natin, no, paano niya lalaruin dito yung mga Hapon. Ano ba yung estilo ni Esnet dito? Ganun din ba? Similarities ba nung una? Actually, ang hirap ano yun eh. Ang hirap basahin to ni Esnet eh. Kasi akala mo, pure offense, no? Tapos awkward yung igalaw. Pero nakita mo, pinapalabas niya yung laro ng kalaban. Pansinin nyo yung laro ni Esnet, oh. Sumusugod pero hindi naman sumusuntok masyado. Jab lang. Pansin nyo, habang siya'y nasugod, ang bumibirada yung Hapon. Marami.
no? So maganda rin yung stand dito ng Hapon, brother, ha? Katulad nung una nating napanood. Si Snet naman, kala mo talo na sa una. Talo sa puntos, talo sa positioning. Kasi nga medyo awkward eh. Pansin nyo, brother, umaatake si Snet pero walang masyadong bumibitaw na suntok. Walang rapid pop punches. Naman, ooh, what a move by Snet! Kakaiba yung galaw ni Snet Domingo, ano? Yan, tsaka niya yung nilalabas, no? Pag tinamaan ng solid. So ano ba ang naghihintay kay Snet Domingo? Batang-bata pa to, brother, 24 anos. Tinaguri ang hard hitter ng Pilipinas, no? Mula sa Sultan Kudarat. So far, ngayon, nasa rank number 15 po ito sa buong mundo, si Snet Domingo. Kaya naman nagpapakitang gilas sa Japan. Actually, gumanda-ganda yung depensa dito ni Snet, ano? Habang tumatakal, gumaganda yung laro. Slow starter si Snet, brother. Ngayon yung napansin ko. Hindi siya malakas kagad, no? Kumbaga pinapakiramdaman niya muna, tapos ginugulat niya ng kanyang power punches. So, tignan natin to paano niya ito i-dismantle. Nice job by Japanese fighter. Sukat ng Japanese fighter yung distansya, ano yun, no? Pero good move, ah. Maganda yung ginagawa ni Snet Domingo na sumasayaw-sayaw. Masyado pa, sungkit-sungkit lang si Snet, ano? So, ito yung kasabihang wala sa dami ng suntok. Ito yung tinatawag na quality punches versus rapid of punches. So, tinamaan si Snet doon. Actually, talo si Snet talaga sa puntos kung di bumagsak. Kasi mas baka may yung Hapon, eh. Unti-unti niya nang hinahasa rito yung kanyang kaliwa. Yung forma ni Snet, hindi siya mukhang banu maglaro talaga. Talagang may sarili siyang timpla ng laban, no? Ang ugali sa ring. Slow starter, ika nga. So, ang dami pong nanonood dito sa kanilang venue rito, no? Full support yung mga Pilipino, yung mga Japones sa kanilang pampato. Jupiya Limura, 3 wins and 0 loss, no? Undefeated po iyan. Mga breed po iyan ng Japanese doon. So, ang ibinabala nila roon, mga Pilipino. So, bibihira sumuntok pa rin si Snet. Mukhang may pinaplanong maitim na balak to, ah. Ooh, what a move! What a punch by Snet Domingo! Yung laro ni Snet Domingo, mid-range slugfest yung laro niya, no? Hindi siya pang long range, eh. Pansin nyo, yan, o, ginagamitin yung lateral movement. Pero jab lang bibitawan. Pag bumato ng marami, tsaka siya hihirit ng panungkit. By Snet Domingo, yun ang sinasabi ko. Ganon si Snet maglaro. Slow start, kala mo walang nakatagong bala. Pero pagka, ayakin natin, paano niya i-finish itong pagbakang nito? Kasi wag tinamaan niya na, eh. Yan, o, mid-range slugfest. Yan ang gustong laro ni Snet. So yung Japan, yung Hapon dito, eh, going to survive on this round. Habang si Snet, eh, bumibirada ng set-up. Uppercut by Snet Domingo. So next round. Woo! Nainig na sobra ron yung Hapon. Tingnan natin kung papalagpa. Grabe, no? Ganyan maglaro si Snet, no? Slow starter. Biglang lalabas yung baraha. Tingnan natin paano makatapos itong bakbakan ito. So, battle for survival itong Hapon. Haratang halata sa galaw. Malakoto round 12 kay Pacquiao. Ganyan yung stilong ginagawa ni Cotto kay Pacquiao, eh. Battle for survival.
Nice uppercut by Filipino Vlad Esnet Domingo. Naghihintay pa rin si Esnet. Hindi siya nagmamadali sa laban, ano? Maganda rin, gusto ko yung estilo ni Esnet. Hindi nagmamadali sa laban. Nice footwork by Esnet Domingo. So, nakasurpa yung puwang hapon dito. Nakasurvive, hindi minadali ni Esnet. So, ito na po. Anong mangyayari sa bakbakang ito? Paano niyo tatapusin to? Malakas din yung hapon, ha? Pero pansin ko, each time na bumibitaw ng suntok, lalong delikado yung hapon. Yan o, bumibitaw ng marami, lalong hinabol ni Esnet. What kind of finishing move ang meron itong si Esnet Domingo? Ooh, what a move! Grabe yung left hand. That's a... Pero ang... Masa! Parang ordinaryo lamang ang ginawa ng batang ito. Pero kung iyong titignang mabuti, ay napakalalim ng pinaghugutan nito. Mula sa kabi-kabilang talo na dinanas ng ating bansa at tuluyang mawalan ng kumpiyansa. Subalit ito ang nagsilbing kontrapelo sa mga hari-harian nang gulatin ang buong Aprika matapos bawian ng titulo ang dinayo pang kampiyon sa naturang bansa. At ito nga ay si Gideon Buteleszi. Sa unang tingin ay parang walang espesyal sa pagkatao ng kanyang kalaban. Subalit ito ay may matinding boxing resume bilang 3 Division Champion pagdating sa sanksyon ng IBO. Veterano sa larangan dahil sa experience at sanay sa matagalang labanan. Kung titignan sa kartada, 23 wins, 5 loss and 5 by way of knockout. May sistematiko nitong kinakain ang makakalaban pagdating sa puntos. Dagdag kumpiyansa pa ang hometown crowd. Siguradong makalalamang pagdating sa desisyon. Kaya naman pinaghandaan ito ng batang boksingero na kilala sa tawag na Doberman. Bagamat teritorial ang galaw, ngunit intelihente at masunurin sa plano dahil sa abroad pa ginanap ang labanan. Ito na po ang bakbakan kung saan inulat ng batang boksingero ang kasalukuyang presidente at binigyan ng ginto sa Malacanang dahil sa pagkilala ni Marcos. Ating silipin kung gaano nga ba katindi sa ibang lugar ang Pinoy. Dave Apolinario versus Gideon Buteleszi para sa titulo ng IBO World Flyweight Title. Dave Apolinario bilang challenger kontra dito sa matagal na naghari o 3 Division Champion na si Gideon Buteleszi. Alam nyo po, itong si Dave Apolinario sa bakbakang ito, bago pa maganap to, nasa rank number 5 ng flyweight division. Ito namang si Gideon Buteleszi ay nasa rank number 16. Ang bakbakang ito ay ginanap sa International Convention Center sa South Africa. So matutunghayan natin kung kaninong estilo ba yung mananaig. Sa makabagong estilo ba o veterano? Pero bago ang laban ay talakayin muna natin itong titulo na nakataya sa laban, ang IBO Flyweight title. Alam nyo, sa world sanction ng mga titulo, hindi ho inire-recognize to, itong belt na to. Pero minsan din hong hinawakan ito ni Nonito Donaire at Murati Mitalani. So ito na, ang bakbakan. So red trunks para sa Afrikano at black with gold naman para kay Apolinario. So far, maganda yung pacing naman talaga rito nung Aprikano. Active na active yung jab, pero ang pangontra dito ni Apolinario ay yung kanyang mga fake moves, no? Sa madaling sabi, sinusubukan niyang hulihin ang pagkakamali nitong si Buteleszi sa bakbakan nito. So wala masyadong binibitawang accurate punches pa rito si Apolinario bukod dun sa wild punches na pinakawalan kanina. Ayan, dalawang
So mas active dito yung mga punches ni Buttelezzi. Pero hindi ganun kahaba yung range nitong si Buttelezzi kumpara mo kay Apolinario. Tinamaan doon, good right hand by Apolinario. At mukhang gutom sa bawi itong Aprikano. Medyo semi-chess match ang aking nasisilayan dito, no? Gusto ko yung mga kilos dito ni Apolinario na pag bumitaw may wild punches. Pero pinapriority rin yung ingat sa laban. Hindi tumama ron yung wild punches again ni Apolinario. Nakaiwas, no? Talagang veteranong veterano yung kanyang kalaban dito. Pero tignan natin kung mahahanap ba ni Apolinario yung pagkakamali. Dahil yun, tinamaan ulit ng kanan ni Apolinario. Para sa akin ho, maganda yung laro dito ni Apolinario na naghihintay ng pagkakamali. Dahil early rounds pa po ito. At paniguradong lahat ng enerhiya nakatago pa sa round na ito, early rounds. May mga miss out doon na punches. Pero maganda yung instinct dito ni Apolinario. Habang si Buttelezzi naman, I don't think na kaya niyang kinakout tong si Apolinario dito sa kanyang base sa kanyang kartada. Medyo nakakatikim na rito si Buttelezzi ng paunti-unting mga opensa ni Apolinario. Actually mahirap yung kilos dito ni yun, tinamaan doon ng solid itong si Buttelezzi sa isang iglap. Yun yung sinasabi natin, no, na kapag ka-chess match yung bakbakan, asahan mo na yung ura-uradang output. Ayan, panalo po si Dave Apolinar. At talagang masayang masaya at nagwawala yung kanyang team. Unang salang patungkol sa birahan. Malubhang tagpo ang nilunok ng kalaban mula sa isang boksingerong lihim na katatakutan ng mga matataas na kalibreng nakaupo na. KJ the Policeman Kataraha. Isang uri ng boksingerong walang patawad sa ring. May kasalukuyang kartada na 16 wins, 0 loss and 13 by way of knockout. Sa mga paunang salang ng kanyang karir ay agad isinabak ito sa well-experienced fighter from Indonesia, RD the Predator Tefa. May matinding record bilang knockout hunter. Kaya naman, nang malaman na ito ang unang pagkakataon na lalaban ang isang baguhang Pinoy sa ring, ay agad ninais lamunin ng buo ng Indonesian fighter ang makakalaban. May alias Predator dahil sa angking gutom itaob ang kalaban. Ang hindi nito alam, isang uri ng boksingerong sumasargo ng ilong ang makakabangga. KJ the Policeman Kataraha. Nagmistulang hulihan ng pang-aaresto ang isinagawa nito sa ring matapos habul-habulin ng mga matitinding sargo ng pira ang kalaban. Nakilala si KJ Kataraha dahil minsan itong pinasirit ng dugo ang nooy pound for pound king na Oya the Monster Inoue. Pagmula noon ay hindi na ito kinuha pa ng kampo ni Inoue. At para malaman kung gaano katindi ang tinaguriang policeman, ating saksihan ang garapal na bugbugan kontra alias Predator. Bakbakang KJ Kataraha the Policeman versus the Predator, RD Tefa. So this is the pro debut fight of KJ the Policeman Kataraha. White trunks para sa Pinoy and dark para sa Indonesian fighter. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. Anong uri ba ng estilo ang ating mapapanood kay KJ Kataraha dito? At sino ba yung kanyang makakalaban dito? Ating ipakilala. So hindi po biro yung makakalaban dito, no, ni KJ Kataraha. Dahil alam nyo po, itong katunggali niya rito na si RT Tefa ay minsang nakalaban si Sor Rung Visay. Si Rizaket Sorong Visay, no? Yung former WBC champion ng Super Flyweight. And this is the pro debut fight of Kataraha. Medyo nakakagulat kasi sobrang taas ng enerhiya and sobrang sipag sumuntok. Ang tanong,
Ano ba yung kakaiba kay KJ Kataraha dito? So, recognize po si KJ Kataraha bilang nagpadugo, isa sa mga nagpadugo sa ilong ng former Pound for Pound King na Oya Inoue. And makikita sa fight na to, kumpiyansa naman yung kanyang katunggali. At ano ba yung sinasapit ng kalaban kapag ka ganito ka-aggressive, ano? So dito, sinasabay ng matindi ni KJ Kataraha. Makikita natin yung dating galaw ni Manny Pacquiao na toe-to-toe fight, no? Nasa kanya yung spirit of young Manny Pacquiao. Remember, ito yung unang fight ni KJ Kataraha at ganito na magtanghal sa loob ng ring. So sa bakbakang ito, nasa 20 anyos pa lang po si KJ Kataraha, the policeman. So ito yung pinaka nakita ko dito kay KJ Kataraha, no? Napakataas ng resistensya. Pangalawa, merong volume of punches. And pangatlo, merong toe-to-toe match up, no? Walang kinatatakutan. Hindi ka maniniwala na ito ang pro debut fight ni Kataraha, eh, dahil sa estilo, eh. Kita nyo? At the same time, may mga timing din. So sa pinakahuli ng fight na to, ating makikita at makikilala ng lubos itong si KJ Kataraha. So this is a commentary podcast. Dito eh, nakakapagkwentuhan tayo at nakakapag-usap, no, tungkol sa fight. Kayo ba, brother, sa base sa mga estilo dito ni KJ Kataraha, tingin nyo ba may pag-asa itong maging world champion? Kasi nasa kanya yung quality ng mataas na resistensya, diba? Volume of punches, timing, and at the same time, yung killer instinct na tinatawag, meron siya nun. At mamaya yung pinaka-special makikita pa natin sa dulo ng fight na to. And actually, good challenger to para kay Kataraha, no? Sugod na sugod yung kalaban, hindi rin napapagod. At mukhang matigas yung chin. Ang tanong, paano susolusyonan ni KJ Kataraha yung mga ganito katigas na chin? Ayan, no? Parang hindi iniinde. Matigas yung katawan, matigas yung chin. Paano niya i-dismantle yung ganitong uri ng boksingero? Ooh! What a fight by KJ Kataraha and RD Tefa. Napaka-entertaining, ano? Talagang all-out bugbugan. Nasa kasalukuyang rated number 15 po itong si KJ Kataraha sa kanyang division ng super flyweight division, kung saan world champion po dyan at hari si Juan Francisco Estrada. Ang tanong, sa tingin nyo ba, kaya ba ni KJ Kataraha yung mga top caliber ng super flyweight? Yan, may mga suntok na sa bodega. Nagbago ng estilo itong si KJ Kataraha dito at mukhang naramdaman ng kanyang katunggali yung parusang binigay ngayon. So may game changer. Eh, yung pinaka nagustuhan ko rito kay KJ Kataraha. Ooh, what a move! Merong game changer na tinatawag itong si KJ Kataraha pag hindi umuubra yung opensa. Nakikita natin yung body punch. Ayan na naman, nasaktan doon. So distance, nag-adjust dito si KJ Kataraha, no? Kinukuha niya yung tamang distansya. At may mga bagong pinapakawalan dito, no? Abangan natin, mga brother. Ooh, ayan na naman yung mga napadura ng kanyang mouthpiece. Oh, yan na naman, bodega. Yan ang pinaka-solid ngayon, no, ni KJ Kataraha. Late game niya binigay, no, yung bodega. Ang galing, naitago. Oh!
na IUP Ron yung kanyang katunggali na minsang lumaban kay Sorong Visay. Itong si Ardi Tepa. So hindi po kinaya